ipapakita ko sa inyo kung paano ko ilagay sa isda. Iaano ko na lang siya kasi. Tara. Diba? So hello guys! Ang vlog ko pala for today is magluluto ako ng escabeche. So, ano po yan? Ewan ko lang kung sa Maynila, mayroon din kayo. Pero alam ko mayroon din eh. Sa amin sa Cebu, pag nagluto kami ng escabeche, kadalasan malaking isda talaga. Tapos, ayan siya. Piniprito ko na siya. Tapos, kasi mas maganda kasi na prituhin siya na yung nag-crunchy siya. Tapos, yung kailangan natin ilagay is yung bell pepper. Kailangan maraming ginger. Kasi mas masarap kasi maraming ginger. Maraming carrots, tapos garlic saka onion. Pinag-ano ko na lang yung aking garlic saka onion kasi ganun din naman. Pag ipiprito ko siya, anuhin ko rin naman siya. Tapos, we need some salt at saka yung ating ground pepper. Kailangan pala natin ng sugar kasi kailangan yung escabeche matamis siya. At saka mantika, soy sauce at saka yung vinegar. Yun lang siya. Tapos, after mo siyang maano lahat, before mo siya tanggalin, mag-ano ka, ipapakita ko sa inyo mamaya, mag-dissolve ka lang ng cornstarch o kaya kahit flour, tapos ilagay mo siya sa sabaw ng, yung sabaw na ginawa mo, yun, para lalapot yung ating escabeche. So, ipakita ko po yan sa inyo mamaya, guys. So, let's start. And guys, painitin na natin yung ating kalan. So, para kasing gagawa tayo ng sauce lang na ano lang sa isda. Siya. Okay lang na maliit na yung maliit yung pan. Hindi naman to sobrang maliit, parang maliit lang tingnan sa camera, pero gagawa lang kasi tayo ng sauce. Tapos lutuin lang natin yung carrots saka yung ting paprika saka yung lahat ng ano ko. Tapos ayan, lagay tayo ng mantika. Lagay na natin yung ating garlic saka onion. Sa akin ha, hinahalo ko na siya. Garlic saka onion, lahat na siya, sinusuti ko na siya. Magkasama na siyang iaano ko, isusuti. Kasi wala, ganyan ako pag nagluro. Minsan, hahalo ko na siya. Ayan. Sutuin lang yung maigi yung garlic saka onion. Lagay na natin yung ating ginger. Kailangan po maraming ginger. Masarap kasi, yun kasi ang nagdadala sa sarap ng escabeche, yung maraming ginger. So, sasayin nyo na po guys. Pero ako, para feeling ako sa akin lang, mas masarap pag maraming ginger. Pero kami sa Bisaya, ganun talaga siya. Nilalagyan talaga namin ng maraming ginger. Lutuin muna natin ng konti yung ginger. Yan. Saka natin isunod yung ating carrots. Para maluto rin yung carrots. Lagay na natin yung ating carrots. Ihuhuli na natin yung kasi madali lang maluto yung paprika. Ano kasi, yung ginger, ito rin siya, isa rin nagpapawala sa lamsa na isla. Kaya masarap pa lang. Ayan. Ito, inagay ng konti yung carrot. Lagay natin yung, lagay ko yung paper. Sarap, maraming pepper para medyo maanghang yung ating escabeche. Ayan. This time, lagay na natin yung ating
paprika. So, mas masarap talaga maraming paprika saka carrot saka ginger. Yan ang nagpapalo. Yan ang sekreto ng spaghetti. Ayan. At saka mas masarap na malaka yung ating carrots. Yung ating paprika, yun yung mas masarap na malaka siya talaga kasi masarap mo yan sa kanin. So yan. Tapos, ngayon, maglagay na tayo ng soy sauce. Tanda, kung makikita nyo guys, tuwing luto ko, hindi talaga ako wala akong tansya-tansya kasi alam ko na eh, basta maraming soy sauce. Marami pong soy sauce ilalagay nyo kasi ganyan talaga ang spaghetti. Maraming soy sauce. Tapos, konting salt. I-adjust nila lang later kung ano yung kulang. Mga ganyan siguro, kadami. Ayan, yung bango. Tapos, after, maglagay tayo ng suka. Siyempre, yung suka, huwag natin kalimutan. Saka, ganun din, hindi ko siya, yung suka, hindi ko ina-adjust. Ayan, ganyan kadami. Tapos, lutuin muna natin yung suka, saka natin siya halukayin, at saka lagyan natin siya ng kunting tubig mamaya. So, ayan, lutuin muna natin yung suka. At this time, alam ko luto na yung suka, so lagyan ko na siya ng tubig. Kung gusto, kasi masarap kasi itong sabaw ng escabeche, kaya gusto ko maraming sabaw. Tapos lalapot pa kasi yan mamaya eh, dahil lalagyan naman natin siya ng cornstarch. So yan. Tapos, paglagay na tayo ng sugar. Kailangan matamis. Matamis yung ating escabeche. So, 1, 2. So, let's say 3 tablespoon muna. Yung maliit lang to ha, yung parang, ano, tikman natin yung lasa. Ano lasa niya. Tapos, maglalagay ako ng, ano, ulit, salt mamaya, pag ano. Tikman natin siya. Tama lang siya. So, feeling ko maglagay ka pa ng maglagay pa tayo ng sugar. Sugar. Ayan, dalawang tablespoon. Kasi, ano pa to, ikukulo pa to. So, maano pa, madidissolve pa yung sugar. Tapos, anuin natin ulit mamaya. I-adjust natin mamaya ulit yung kanyang timpla. So, ganyan lang kadali, guys. Tapos, pag nalata na to lahat, pag nalata na yan lahat, saka natin ilagay yung isda. Tapos, mag-dissolve kayo ng cornstarch or kahit hindi cornstarch, kahit flour. Basta, lalakot yung sabaw ng escabeche. So, hintayin natin na maluto yung lahat. Saka natin lagyan ng pampalapot at ilagay natin ang isda. Ito siya guys ng yan ito, yung inano ko na cornstarch. So, para lumapot siya. Yan. Natin kung lalapot siya. Diba? Kasi mas masarap kasi sa escabeche na malapot yung sabaw. Yan. So, lumapot na siya. Tapos, ilagay na natin siya doon sa isda. Prepare na yung isda ko. Tikman muna natin siya ulit kung anong lasa niya. Ayan, nalapot na siya guys. Sarap. Ang bango. Bango talaga pag sobrang madaming ano. Tikman natin. Tama. Tama lang. Sarap. Ang sarap. Siguro lagyan ko ng konti pang sugar. Konti lang kahit doon. Mas masarap kasi matamis. Kasi para mag-aagaw yung tamis, saka yung kanyang suka, yung sour. So,
So, ayan. Narito. Tapos na siya, guys. Tapos na. So, ilagay na natin siya doon sa isda. Makita ko sa inyo kung paano ko ilagay sa isda. Iaano ko na lang siya kasi. Tara. Diba? Wait. Sorry. Nagkalat na siya ko. Ayan. Ganyan lang, guys. Diba? Kasi ang laki ng isda ako eh. So, ganyan lang siya. So, wala. Luto na yung ating iskabitsin. Sarap. Ayan. So, mamaya na natin siya kainin. Eh, ano muna natin siya. Matunis naman itong ano ko dito eh. So, ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. Diba? Ang sarap niya. Tama lang yung pagkaluto ng aking carrots at saka ng aking paprika. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So, magluto na rin kayo ng iskabitsi para makakarami kayo ng rice. So, don't forget to hit the bell button icon at saka huwag niyo po akong kalimutang i-subscribe at pwede niyo rin pong i-share yung aking mga videos. So, sana nag-enjoy kayo, guys. Thanks for watching. Bye!